sa munisipalidad ng Sablan, lalawigan ng Benguet. Isang 13 taong gulang na dalagita ang paulit-ulit umanong ginahasa ng isang lalaki. Nagaganap yung incident na yan doon sa loob doon din ng bahay na kasi STM yung tao. Doon din nagaganap doon sa kwarto. Hiwalay yung workplace. Meron din silang tulugan yung STM. Ayon sa biktima na itinago namin sa pangalang Sofia, sinubukan niyang magsumbong pero tinakot daw siya ng suspect. Hello? Ikaw, nasaan ka? Sa Burnham. Nandito, matanjan ka? Magsasabi po sana ako kay Daddy kasi pinagbantaan niya. Sino ang walang awang umabuso kay Sofia? Makaligtas kaya siya mula sa kahayukan ng suspect? Isang 13 taong gulang na tinago namin sa pangalang Sofia ang naging sex slave sa loob ng 2 buwan. Wala. Nakunan na kita, no? Ang biktima, tinatakot rin daw ng suspect sa tuwing hindi papayag sa kanyang kagustuhan. May ibang nakaalam? Ikakalat ko yung mga pictures mo sa akin. May sinasabi yung actress na, sige, kapag hindi mo gusto, meron akong ipapakita sa'yo. At pati yung mga kasama mo, ipapakita ko ito. Ayan, doon na tanatakot yung bata. Paano mawawakasan ang kalbaryo ng dalagita? Panganay, sa 3 magkakapatid ang biktimang si Sofia. Mula nang makulong ang kanilang ina, si Sofia na ang tumayong nanay sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Toothbrush ka na, tutulog ka na doon. Ako na lang magliligpit, ha? Hindi ako nagdadalawang isip na kahit anong bigat ng trabaho kasi nakakagaan sila titignan. Pag nakita mo, masayaan sila na yumayakap sa akin. Pag may bit-bit ako, mga pasalubong ko sa kanila. Tay! Construction worker ang ama ni Sofia na tinawag naming si Elmer. Naghahanda na pong matulog. Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga eh. Sige, paghanda mo nga ako. Dahil abala sa trabaho, madalas ay sina Sofia at kanyang mga kapatid lang ang naiiwan sa kanilang bahay sa Baguio City. Pagdating ko, sinasabi nila, kinukumusta ko naman sila. Oh, kumusta na kayo? Sabay-sabay ba kayo uwi? Opo, ganun. Araw-araw sabi ko sa kanila, ganun ang gagawin natin. Magtulungan tayo. Kasi ang tatay nyo, maghapon nagtatrabaho, para sa atin lahat ang kinikita ko. Grade 7 si Sofia na panganap daw maging isang guro. Lingid sa kaalaman ni Elmer, isang lalaki ang walang awang wawasak sa kamusmusan ng bata. Sa patnubay ng kanyang ama na si Elmer at lola na tinawag naming si Lourdes, nakapanayam namin si Sofia. Kwento ni Sofia, nakilala niya sa isang social media platform ang lalaki na nagpakilalang si Nico de la Cruz. Ang sabi ni Nico, 20 taong gulang siya. Nag-send request po. Nag-chat po siya sa akin, pati sa mga kaibigan ko. Ayon pa kay Sofia, tinanggap niya ang friend request ng lalaki. Saan hahanto ang pakikipagkaibigan ng Sofia sa bagong kakilala? Marso nitong taon, nakilala ng 13 taong gulang na si Sofia sa isang social media platform ang lalaki na nagpakilalang si Nico de la Cruz. Sabi raw ni Nico, 20 taong gulang lamang siya. Nakilala ko lang po sa FB.
At dahil may ilang ika ngay common friend sa social media, tinanggap ni Sofia ang pakikipagkaibigan ng lalaki. Nagtanong ako kung kilala nila sila. Nauna po silang na i-chat. Uy, Sophia, ano na? Kayo na? Nino, tinginin ko! Kulit nga nun eh, hindi ko nga pinapansin. Pansinin mo na, pati napatay sa'yo yung lalaki. Eh, halos kakakilala lang namin, ni hindi pa nga kami nakikita eh. Di makipagkita ka! Ha? Kwento ni Sophia, dalawang araw pa lang daw silang magkakilala nang hingan siya ng maselang larawan ni Nico. Hello? Ayan na. Magsanda ako ng tape. Oo naman, pero yung sexy naman. Sexy? Alam mo na yun? Buburay mo naman agad. Ano ba to? Na. Ako lang naman makakakita. Buburay ko agad. Padala ka na, ha? Yeah. Una pong nag-send yung kaibigan ko. Nakakaubad po. Kaibigan ko una. Tapos sinend niya pa sa akin. Dahil sa pangungulit, napilitan daw si Sophia na pagbigyan ang hiling ng bagong kaibigan. Kinabukasan, ika-20 ng Marso, ayon kay Sophia, niyaya siya ni Nico na makipagkita. Okay, thank you, sir. Napasalamat ako sa'yo, ha, nakipagkita ka sa'kin. Sabi rin naman ng mga kaibigan ko, mabait ka daw. Kaya pumayag ako. Thank you pero sa pamerienda. Wala yun. Sir, thank you, kuya. Teka, uwi ka na ba? Oo, sana eh. Baka hanapin ako sa bahay. Muna, aga pa eh. Alam mo, malapit lang yung bahay ng tito ko dito. Diyan yun. Samahan mo muna ako dito muna lang ako. Hindi talaga pwede. Baka hanapin ako eh. Sige mo, sandali lang naman tayo. Samahan mo muna ako. Walang kamalay-malay si Sophia na umpisa na pala ito ng bangungot na kanyang pagdaraanan. Simula ako! Ako ka sa akin! Hello? Sanda ako ng pig. Ika-20 ng Marso taong kasalukuyan, matapos lamang ang 3 araw na pakikipag-chat, nakipagkita ang 13 taong gulang na si Sophia sa lalaking si Nico. Sabi rin naman ng mga kaibigan ko, mabait ka daw. Kaya pumayag ako. Thank you pala sa pamerienda. Wala yun. Pagkatapos ng kanilang meet-up, ayon kay Sophia, nagpasama si Nico sa kanyang pinapasukang trabaho. Samahan mo muna ako, ikukunin lang ako. Hindi talaga pwede, baka hanapin ako eh. Sige na, sandali lang naman tayo. Samahan mo muna ako. Sige na. Sinabi niya po na may kukunin siya dun sa pesta ng tito niya. Mula sa Baguio City, dinala ni Nico si Sophia sa isang furniture shop sa bayan ng Sablan sa lalawigan ng Benguet. Pagdating sa naturang shop, Nasaan yung tito mo? Siguro lumabas lang. Halika, tayo. Apo na kasi, baka hinapin ako ng tatay ko. Sandali lang naman tayo. Halika na.
Dinala niyo po kami. Ako sa kwarto. Doon yung napaginap. Dahil sa takot, wala nang nagawa ang batang si Sofia. Wag! Wag! Pansin mo na ako! Maawa ka sa akin! Huwag ka nang pumiglas. Wag! Wag ka kami! Pansin mo na ako! Sandali lang to. Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Tinaktanak kamay niya yung bibig ko. Tapos, beses niya po ginawa. Tandaan mo yung picture mo na nakahubad sa cellphone ko. Gusto mo bang makita ng mga classmates na yun? Ha? Tumihimik ka. Unang nakita, no? Kapag ito, may ibang nakaalam, ikakalat ko yung mga pictures mo sa akin. Ayon kay Sofia, matapos siyang pagsamantalahan, binigyan umano siya ng suspect ng cellphone para mas madali siyang makontak nito. Pamasahin mo. Sige na. Guys, ka na. Ayon sa ama ni Sofia na si Elmer, dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi niya na po na ang ilang pagbabago sa anak. Co-construction kasi sa buong araw, maghiwaiwalay kami. Eh, sa gabi naman, doon kami magtipon-tipon. Doon kami mag-dinner. Tapos pag umaga, pag madaling araw, hinahanda ko naman yung mga baon nila. Tapos umaga, mag-iwalay na noon kami, mag-apon. Sa loob ng 2 buwan, naging sunod-sunuran daw si Sofia sa gusto ni Nico dahil sa takot. Natawag siya! Ano ba ito? Ano ba ito? Sabihin mo may klase ka. Sige, hello. Hindi talaga ako pwede. May kasi ako eh. Wala akong pakialam. Kung ako lukuhin, alam ko schedule mo. Pumunta ka na rito. Hindi talaga ako pwede. Gusto mo bang isumbong kita sa tatay mo, ha? Gusto mong malaman niya yung mga pinagagawa mo? Pinagagawa natin, ha? Sige, pupunta ako. Pagkaring palang dalawang pang-drama. Pinagbantaan niya po kasi ako. Pagbantaan niya na po sa school. Totoo ka ng... ano? Apo. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko nga na nasa eskwela na ko eh. Ha? Sumasagot-sagot ka na, ha? Tingin mo ba, hindi ko tututuhanin yung mga sinasabi ko? Ano kaya sabihin ng tatay mo pag malaman niyang nandito ka? Ayoko naman talaga pumunta dito. Pinilit mo lang ako eh. Eh paano yung mga nude pics na pinadala mo sa akin? Nasa cellphone ko pa. Gusto mo? Pakita natin sa tatay mo. Liga, tatay mo! Wag! Tatay natin tatay mo! Liga! Wag! Liga! Magagalit yun eh! Meron mo pala eh. E di... sundin mo na lang yung mga gusto ko. Paulit-ulit daw na ginahasa ni Nico si Sofia sa loob ng pinagtatrabahuang furniture shop. Oh,
4 times niyang rinape yung bata, ang kapalit is cellphone and pera. Ang lola ni Sofia na tinawag naming si Lourdes, napansin ang pagbabago sa kilos ng apo. Napansin ko yung cellphone. Sabi niya, binigay po yung kaibigan ko din. Tapos, pero sa isip-isip ko, nagdududo na ako. Mm. Oh, Elmer! Pasok! Apa! Magmano muna kayo sa lola niyo. Ang lalaki na ng mga ito! Lalo na to si Sophie! Dalagang-dalaga na! Bata pa yan, tita! Ako! Eh, binabantayan mo ba itong mga dalagita mo? Siyempre, bantay sarado sa akin yan. Nakikita ko kasi na gusto niyang nag-aasya ng lipstick. Sabi ko, tabata mo ba mag-lipstick ka? Tapos gusto pa niya mag-polish? Tumawa lang, hindi ba tumawa? Parang ganyan, pero nakikita mo, something wrong. Napapasa ko yung mukha niya. Something wrong. Pahayag ni Lourdes, 15 ng Abril, taong kasalukuyan, sa kanyang bahay sa Baguio, natulog ang pamilya ni Elmer. Kinabukasan, 16 ng Abril, maaga raw na nagpaalam si Sofia para umalis. Lola, alis lang po ako. Sofia, parang ang aga-aga naman eh, pusturang pustura ka. Nang lumabas kasi nakasandal, may takong na maliit. May gagawin lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Gusto mo, ihatid kita doon. Hindi na po. Malapit lang naman po bahay niya dito eh. Sigurado ka? Opo, okay lang po ako. Sige, mag-ingat ka ha? Opo. Nagpaalam yung anak ko. Di sana ako papayag. Pilit niya. Barkada na daw yung mga girl. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Ito naman si tatay, malambot ang puso. Binigyan ko lang pamasahe. Pahayag ni Lourdes, pasado alas 4 ng hapon nang umuwi si Sofia. Wow, ate, pizza! Pagtataka ni Lourdes, iba na ang suot na damit at sapatos ng apo. Parang nag-change outfit kayata. Nabasa po kasi kanina ng soft drinks, kaya nagpalit ako. So, pati sapatos mo? Dito na lalong lumakas ang kutob ni Lourdes. Tinanong ko, magkano yung bili mo ng shoes mo? 1.5 sabi niya. Tapos, saan nga nakuha ng pera na Juan pambili ng pizza? Sabi niya sa mga kaibigan niya. Halika. Sa puntong yun, masinsinang kinausap ni Lourdes ang apo. Sofia, sigurado ako, hindi sa bahay ng kaklase mo ikaw nagpunta. Oh. Saan ka ba nagpunta? Wala. Sofia, gusto ko lang malaman ng totoo. Saan ka ba talaga nagpunta? Sa boyfriend ko pa, Lola. Nagtatanong pa rin ako, sabi, "Uy, siguro may binigay ng boyfriend mo yan, ano?" Sabi ko. "Opo," sabi niya. "Oh," sabi ka naman. "Ilang taon yung boyfriend mo?" 20 po, sabi niya. "Anong pangalan niya?" Nico de la Cruz, sabi niya. Saan kayo nag-meet? Sa FB daw. Dito na ipinagtapat ni Sofia ang pang-abusong ginawa sa kanya ni Nico. Bakit nanginginig ka? Lola, may nangyari na po sa akin. Pinilit na lang po ako. Ayoko naman po talaga eh, pero wala akong nagawa, Lola. Huwag niyo pong sumikit, tatay. Sofia! Ano? Alam mo ba na pinagsamantalaan ka ng lalaking yun? Ha? Huwag niyo pong sabihin. Hindi, kailangan malaman to ng tatay mo. Sabi ko, yung boyfriend mo, may nangyayari ba sa inyo? Opo, sabi niya. May nangyayari ngayon? Opo. Oo. Oh, kasya naman pala eh. Pahayag pa ni Sofia sa kanyang Lola Lourdes. Nagkita sila ni Nico noong umagang yun. Dito raw siya muling ginahasa ng suspect. Siya nga pala. Pizza. Dali mo na. Bigyan mo kung sino man ang gusto mong bigyan. Pizza. Oh.
Wala man lang pa salamat. Salamat. Sophie, ang bata-bata mo pa! Huwag yun na lang po sabihin kay tatay. Hindi makapaniwala si Lourdes sa narinig mula sa apo. You cannot imagine how I feel that way. Nang pinagtapat yung bata na may nangyayari sa kanya, pumasok ako, nag-iiyak ako sa kwarto. Elmer! Ay, hindi. Kailangan malaman ito ng tatay mo. Elmer! Tita! Akala ko ba, inaalagaan mo itong mga apo ko? Bakit to? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo? Sa piya na to? Wala kang alam? Akala ko ba inaalagaan mo ang anak mo? Ha? Kita ko, sabi niya, ano bang ginawa? Ano ginanyan ako? Inapakamak dito. Ano bang ginanyan ako? Sabi mo, bakit? Hindi mo alam ang nangyari sa anak mo. Bakit mo naman kasi hinayaan to sa apo ko, Elmer? Agad nagdesisyon sina Lourdes at Elmer na isuplong sa otoridad ang lalaki na umabuso kay Sophia. Habang papunta sa istasyon ng pulis, nagkataong tumawag si Nico kay Sophia. Siya ba yan? Opo. Sige, i-speaker mo para marinig natin yung... At gusto na namang makipagkita. Hello? Saan ka ba na? Andito kasama yung auntie ko, pero iiwan ko siya mamaya. Bilisan ko! Alasaan ka? San Luis! Ang sabi mo, Nornam? On the way, tumawag yung lalaki. Pinapagalitan siya. Nasaan ka? Mo, nasaan ka? Ginaganyan siya. Gigil ako sa'yo. Ano ba yun? Sapakin kita. Ginaganyan. Magkita pa rin ba tayo doon? Sa dati natin pinagkikitaan? Kagigil ka. Nandito ako sa bro ng bilisan mo. Dinig na dinig ni Lourdes at Elmer kung paanong pagsalitaan, murahin at pagbantaan ni Nico si Sophia. Sabi na sa Bonham kay. Oo. Nalito ko sa may nagbabay. Sa kanyang banda. Minumurot na yung anak ko. Kung malapit lang sana eh. Feeling mo yung galit ng sukdulan na hindi mo dapat karapat dapat buhayin. Walang puwang sa mundo yung mga ganun tao. Ang ginagawa mo dyan? Kasama ko nga si auntie kasi nga takot ako umuwi. Na. Bilisan mo. Sapakin kita. Pikit mata lang na pinapakinggan ko. Mahuli ka lang. Dumiretso sa Baguio City Police Station 7, sina Lourdes at Elmer kasama si Sophia. They showed us video clips na tumatawag yung alleged suspect doon sa minor victim, no? Maririnig mo doon sa video na minumura niya, tinatakot niya ang minor. Kaya pinipilit naman itong accused na gawin ulit, pero ayaw na nung bata. At kung hindi makikipagkita, banta ng suspect kay Sophia. Sige, kapag hindi mo gusto, meron akong ipapakita sa'yo. At pati rin mga kasama mo, ipapakita ko ito. Dahil dito, isang entrapment operation ang agad na ikinasa ng Baguio City Police Station 7 para mahuli ang suspect na si Nico de la Cruz. Galing. Kanina pa ako naghihintay dito. Sabi ng bata, andun siya sa main entrance. So, dinescribe niya na may hat siya, naka black pants at gray sweatshirt. Sabi to, nakakala pagkagasa. Walang hiya ka talaga. Ay, gano'n ba't ako manilin? Walang hiya ka talaga. Anong ginawa mo sa ako? Sige na! Ulihin niyo na yan! Pinapitan ko agad siya. So, and then sabi ko, may reklamo sa'yo, and then I pin him down. And then, sabi niya, hindi ah, bakit? Wala akong ginagawa. So, nagre-resist siya. Eh, sabi ko, may rinip ka. Sabi niya, hindi ah, may relasyon kami. Sa presinto, nakaharap nina Lourdes at Elmer ang suspect na si Nico. Hindi kayo. Naka-record ba dito kasi sinabi mo na sasapakin mo siya? Bakit mo sasapakin ng bata? Ay, naku, Diyos ko.
talagang galit na galit ako. Alam mo, gusto kong sakalin. Gusto ko talagang sapakin. Pero sabi niya pa, nasira daw ang buhay niya. Sabi ko, hindi. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang magdusa. Dahil hindi kita mapapatawad kahit kailan. Pangarap ko sa anak ko, sinira mo. Paano mo nakilala? Paano nakilala ka? Dito na rin nabisto na hindi Nico de la Cruz ang totoong pangalan ng suspect. Ang totoong edad ni Nico, 40 taong gulang. Taliwas sa sinasabi niya kay Sofia na siya ay 20 taong gulang pa lamang. Tapo nga ni Nico. Usap-usap sumama sa akin. Depensa ng suspect, may relasyon sila ni Sofia. Ang sabi niya, magka-relasyon daw sila. Ano, ilang taong ka na? 42. Kaya doon ako nagalit talaga. Patricia. Sa imbestigasyon ng mga pulis, lumalabas na tubong Valenzuela City ang suspect. May kinakasama at may anak. Sabi pa niya, pananagutan ko. Tapos tinanong ko siya, may asawa ka ba? Eh, meron daw pero hindi sila kasal. Ay naku, Diyos ko. God forbid me, pero gusto ko nang patayin eh. Sa medical legal examination na isinigawa ng Regional Forensic Unit ng Cordillera, positibong ginahasa si Sofia. So following day, nagkaroon na ngayon ng medical examination. Nag-positive na meron silang laceration yata yung bata. Harap sa harap. Dahil dito, sinampahan ng 4 counts of rape ang suspect na si Nico. Gumaan po yung pakiramdam ko na nahuli. Nahuli na po siya. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng pahayag pero hindi na kami pinayagan ng pamunuan ng BJMP. Paalala ng otoridad, huwag basta magtiwala sa mga makikilala online. Sa mga parents, dapat bantayin natin ang mga anak natin. Tingnan natin kung ano yung mga whereabouts niya. Sa tulong ng kanyang ama at ng kanyang lola, patuloy na bumabangon si Sofia mula sa mapait na karanasan. Pangako ni Elmer, ilalaban nila ang kaso hanggang dulo. Ang gusto ko sa mangyari sa suspect na yun, dapat sana pa magdusa habang buhay. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.